Again to my channel, and for today's video, gusto ko lang po ipakita sa inyo yung aking pagpapatreatment ng varicose veins ko, na saan ako nagpagamot, kung paano ko nahanap tong lugar na to, itong clinic na to, itong varicose veins center na to, treatment center. And gusto ko rin i-share sa inyo kung magkano ang ginastos ko, ilang buwan na ako nagpapagamot na aking varicose veins. But before that, ipakita ko muna sa inyo ang isang video clip na pagpunta namin doon last Saturday kasama po ang aking BFF. So, after watching that video, saka po ako magbibigay ng other information lang para magkaroon naman po kayo ng idea kung paano po magpagamot ng varicose veins dito po sa South Korea. Sa mga kababaihan dyan or mga kalalakihan na rin na may mga varicose veins na gusto nilang magpagamot at malapit lang sila dito sa Busan or nandito lang sila around Busan, ay ipapakita ko po sa inyo dito sa video na to kung saan siya at kung anong lugar siya, kung saan siya mapupuntahan. So, panoorin na po natin ang video na to. Okay, welcome back to my channel. Hello guys. Hello guys. Ayan, pupunta kami ngayon sa varicose veins treatment clinic. It's my schedule today, and I'm with my BFF slash Sisong. Hi, hello, hi to all of you. Take off your ano muna para makita yung kagandahan mo. Pico kasi naayos yung hair ko. Siya muna si nose mask girl. Sikat muna yung ganda niya. Makikita niyo rin yung balang araw. Balang araw. Punta kami sa hagan. For the meantime, follow niyo ako sa TikTok. Charot. Oh, iyan naman na yung social media account. Ha? Follow, ano TikTok account? TikTok account ko is Harleen Dominic. Ayan, ilalagay natin niya sa baba. Napaka ano lang, napakabilis, napakadali lang ano. I-follow niyo siya doon sa TikTok account niya. Harleen Dominic. Ito nga pa ng varicose veins treatment na clinic na to guys. Ay located at Hadan Station. Kapag gagamit kayo ng tren, subway, akit lang kayo sa exit number 4 and 6 at nandun na yung building niya sa tapat. Wala na siyang transfer, no? Diretso lang. Oo, wala. Line 1 station. Ay, line 1 train. Straight pa naman. Actually, I started nga pala sa pagpapaklinik ng varicose veins. August pa. Last 2019 pa. So, it's 7 months na. Babalik lang ngayon kasi schedule ulit. The last time I was there was December 28 and today is March 28. Kaya 3 months. Saglit, baka may sibon-sibon. Ayan, oh, kita nyo kagandahan yan. Alay, hindi. Ito nga pala sa clinic, titignan natin kung pwede tayo mag-video sa loob. Ayun. Saka nung nag-start ako nagpa-treatment, hindi pa kasi ako nagpa-vlog. Kaya ngayon lang, I started my vlog last January lang, this year. O, diba? Pahal? Busy-busy siya, yung sisam ko, diba? May kajak siya. Pinamonitor ko dun sa Pinas. Oo, nagmamonitor siya sa Pinas. Malapit na tayo, guys. Sabon chulgo. Ne, sabon chulgo. Okay, we're here. I'll see you in a bit. Okay, nandun lang tayo sa hadan. Saan ba rin yung art molly? Art molly in there. Ayun. Oh, it's over there. Over there. Ito pa ng building ng varicose vein treatment. Clinic ay katapat na art molly. Kaya hindi kayo maliligaw. Ito, ito, pakita ko. Ito ang art molly, nasa harap. Yung building na yan. Ito ang building na varicose veins treatment ko. At ito ang exit number 4 at exit number 3, ay 6. Exit number 6 pala. Ayan, pag akyat niyo dyan, dito na kayo didiretso. Ayan ang building. O, pasok tayo dito. Okay, okay, okay. Right, right, right. Pakita ko yung BFF kong napaka-sexy. Sabay liyad ko. Sabay lumiyad, ayan. Gumanda ng gusto. Fourth floor. Fourth floor. Asan yung floor? Ayun. Ayan, part floor tayo. Sanitizer. Okay. Ikaw na ito na nagpindot eh. Ayan. Ayun, pakita. Kasi dahil, ito talaga yung mga upat ng mga ayun. Ayun, ako nakakatakot to. Oh my God. Ayun. Ito siya. Ano oras na ba? Okay, done. Tapos na po. Dito kami ngayon sa waiting area. Ganda ng mga chandelier nila. Oh, kaya nga eh. Napakanta sa isip ko. From
lang daw siya, andali. Si Sio. Ay, nakapakita ng mukha kasi. Oh, di ba? Ganda ng lighting. Ganda ng ano dito. Hello, guys. Tapos na po ang aking session. Nalasing ako. Ay, hindi pala nainuman yun. Kata ko nalasing ako. Session kasi. Bilis lang pala, no? Ayun, no? Ito po ang Varicus Veins Clinic. Dito sa hadam. Tawag-tawag na tayo. So, there you have it, guys. Napanood nyo na nga po yung video clip ng pagpunta namin doon sa Varicose Vein Center na sinasabi ko. And, pasensya na rin po pala, hindi ko na i-video yung sa loob mismo ng clinic nila kasi nakakahiya. Parang pakiramdam ko kasi hindi allowed talaga yung mag-video doon sa loob. So, doon lang kami nakapag-video sa waiting area ng pagkatapos na ng treatment ko. Actually, madaling-madali lang talaga yung treatment. 5 minutes lang yata nung pagpasok ko doon. Pasok natin doon sa clinic ni Doc. Ang ginawa niya sa akin ay in-ultrasound niya yung legs ko. And fortunately, maayos naman daw yung pag-flow na ng dugo sa ugat ko. Yung, kasi nung first time kong nagpa-check up, meron siyang mga blood clot. Yung parang, ibig sabihin noon, hindi na po nag-flow ng maayos yung dugo ko. And alam naman po natin na ang varicose veins ay risky po siya sa health. Especially po sa heart kasi pag daw may varicose veins ka, according to the article na nabasa ko, pag daw may varicose veins ka, ay yung flow daw ng dugo mo papunta sa heart ay hindi masyado nagpa-function. So, isang treatment po na ginamit sa akin, ang ginawa sa akin ni Doc ay yung sclerotherapy treatment po. Ito po yung may solution na ini-inject directly po sa ugat ng aking veins, ay sa ugat ng aking legs. So, and after nga pala ng pag-i-inject nito, ilang oras or kinabukasan, makikita nyo yung ugat na in-injectan sa inyo ay magkakaroon po ng bruises. It's natural daw po, sabi ng doktor, na magkakaroon siya ng bruises. Based on my experience, hindi naman talaga ako expert about dito sa sclerotherapy na to, and nagbabasa-basa lang din naman ako ng mga articles, kaya ayokong magsabi na kung ano-anong nabasa ko kasi hindi ko alam kung accurate lahat yung mga nabasa ko. So, based na lang po sa experience ko dito sa pagpapagamot ko dito sa treatment center na ito. So, I started my varicose veins treatment nga pala last August 8, 2019 pa. Hindi pa kasi ako nagva-vlog ng time na yon. So, wala akong mga video, may mga pictures ako. Kaya, ikinumpal ko na lang yung pictures as you can see po sa video clip na pinakita ko sa inyo. So, yun. Nagsimula ako August 8 and almost every 2 weeks bumabalik ako sa kanya at ini-injectan niya na ini-injectan po yung ugat na meron ako sa legs ko. And nung nakita niya na medyo nalilesen na talaga, nawawala na. Actually, nawala na talaga yung malaking ugat sa pinaka-alakan ko. After 3 months naman ang balik ko. Nung last punta ko doon ay December 28 at bumalik lang ako nung March 28, nung last Saturday. So, yun ang pagbalik ko. And after the treatment po, pagbalik ko naman uli ngayon ay after 6 months na daw. So, September pa, ganyan. And, eto na pala, sasabihin ko na pala kung magkano yung ginastos ko. And, pasensya na po, hindi ako nagyayabang sa ginastos ko. Gusto ko lang malaman ng mga tao dito, around Busan, na may mga ganitong kaso, just like me, kung magkano yung ginastos ko sa pagpapagamot ko dito sa varicose veins ko. So, dahil nga po sa mild lang daw, case-to-case basis po kasi ang bayad ng treatment na to. So, yung sa akin parang first, kumbaga sa first level, ganun lang siguro yung sa akin. So, light lang talaga yung ugat na ginamot sa akin. So, ang binayaran ko po is 1,500,000 won o 1.5 million Korean won. Yan.
Kung sa Pilipinas po siguro, nasa 60,000 pesos siguro. Pero every time naman pong babalik ka. Once you fully paid the, ano po, the payment, every time kang babalik, wala ka nang babayaran kahit na ano. And kapag sumasakit yung legs mo, bibigyan ka nila ng gamot na libre para inumin mo. Kasi dito sa pagpapagamot pala ng varicose veins, guys, hindi ka pwedeng uminom ng mga painkiller, ng mga ibuprofen, yung mga ganyan something na gamot na ikaw lang mismo iinom. Kailangan meron silang advice kasi nai-interfere daw po yung gamot na in-inject sa legs mo once you drink other medicine. So, huwag tayo basta-basta iinom ng medicine kapag nagpapatreatment po tayo ng varicose veins. Yun lang po yung experience ko sa sinasabi ng doktor ko, and I don't know sa ibang mga center, sa ibang mga treatment center, kung ganun din po yung kanilang sinasabi sa kanilang mga pasyente o mga kliyente. So, yun. And ano pa ba nakalimutan ko? Ito nga pala ay located po siya sa Haddan Station. Pag po sumakay kayo ng train station, subway, bababa lang kayo. Aakyat pala kayo ng station 4 and 6. Magkatapat silang dalawa. And sa gitna nun, nandun na mismo yung building ng Varicose Veins Treatment Center na pinupuntahan ko. And I highly recommend this clinic kasi meron po siyang nurses na mga marunong mag-English at meron po siya isang nurse doon na marunong talaga mag-English at siya po ang mag-assist sa inyo from day one hanggang sa mga susunod na mga treatment nyo kasi alam nilang foreigner tayo. So, pero sa mga marunong naman mag-Korean, hindi nyo siguro masyadong kailangan ng translator na may English, so okay lang na kahit saan kayo magpagamot. Pero I highly recommend this one sa mga foreigners na hindi po marunong masyado mag-Korean like me dito. And mababait po yung mga nurses dito at alagaan talaga kayo ng maayos. And they always smile. Mabait silang i-approach. Hindi silang masusungit. At feel mo talaga na aalagaan kanila sa loob ng varicose veins treatment clinic nila na to. Okay, there you go guys. Thank you very much sa panonood po ng aking video. And I hope na meron kayong natutunan dito po sa pag-share ko ng aking varicose veins treatment. So, hope to see you guys again on my next vlog. And if you're new to my channel, please consider subscribing and hit the notification bell para updated ka po sa mga vlogs or sa mga videos na i-upload ko pa. So, thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye!